So welcome mga guys sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Pag-uusapan nga natin muli itong Los Angeles Lakers dahil meron ngang lumabas na report ngayon lang about nga sa kanila at tungkol nga dito sa Sacramento Kings shooting guard na si Buddy Hield. Ayon nga sa report na ito na ito daw Los Angeles Lakers have stepped up their efforts para nga sa pagkuha dito kay Buddy Hield. Dinagdag na nga rin nila ang kanilang number 22 pick at ganoon rin si Montrezl Harrell, si Kyle Kuzma daw or si Kentavious Caldwell-Pope. Pwedeng si Kuzma ang i-trade or pwede daw si KCP kapalit nga nito ni Buddy Hield. So mukha nga itong Los Angeles Lakers ay desidido sa pagkuha nga dito sa shooter na si Buddy Hield. At alam niya ba, isa nga siya sa pinakamagagaling na shooter ngayon sa NBA. Simula pa lang ng rookie nga siya, kasama niya ni si Steph Curry, si Klay Thompson, ganoon na rin si Duncan Robinson bilang mga NBA 3-point shooter na nag-average nga ng 40% simula nga nung 2016 and 2017 season. So tinatawag nga itong si Buddy Hield na isa sa mga elite shooter ngayon sa NBA at may kakayanan nga rin itong si Buddy Hield na gumawa ng sarili niyang puntos. So itong Los Angeles Lakers, ayon nga sa balitang ito, tinaasan nga ang offer dito para makuha lang itong si Buddy Hield na isa sa mga elite shooter ngayon sa NBA. At para nga sa ating next balita, tungkol nga ito kay Kyrie Irving dahil parang nagalit itong si Kyrie Irving nung malik ang kanyang sapatos na Kyrie 8 at mukhang nagalit nga rin siya sa Nike dahil ayon nga sa kanyang Instagram post na wala nga daw siyang kinalaman sa pagdidesign at sa marketing sa upcoming Kyrie 8. At sa kanyang opinion daw, in my opinion, these are trash, basura daw itong Kyrie 8 na ito. At sinabi niya wala nga daw siyang kinalaman at itong Nike plano pa rin i-release ito kahit na hindi okay si Kyrie Irving sa design na ito. At humihingi nga rin ng tawad itong si Kyrie Irving sa mga sneakerheads at sa mga true supporters na ito ni Kyrie Irving. So ito nga ang kinagalit siguro ni Kyrie Irving na itong Nike hindi siya inunsulta about sa design ng sarili niyang sapatos at balak nga itong ilabas kahit na walang approval or ayaw nga ni Kyrie Irving. So mukhang may kalabuan nga itong si Kyrie Irving at ang kanyang relasyon sa Nike dahil nga sa kanyang pahayag na ito. At para nga sa ating last balita tungkol nga ito kay Andre Drummond dahil ayon nga daw sa isang Miami Heat insider na ito daw si Andre Drummond ay isang option dito kay Coach Spoelstra kung babaguhin niya daw ang kanyang approach at ilalaro siya kasama si Adebayo. At ito nga daw Miami Heat ay may interest na kay Drummond bago pa nga siya mag-sign sa Lakers na yon. At hindi na nga rin daw magugulat itong Miami Heat insider niya ito kung habulin muli ng Miami Heat itong si Andre Drummond ngayon naman sa free agency. So ayun nga guys ang ating mga balitang NBA ngayong umagang ito. Maraming nang salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo yung video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dala everyday. Meron tayong mga NBA updates. At kung gusto nyo pa nga rin ma-update about sa ibang mga balita natin sa NBA ngayon, i-click nyo lang ang ating video dyan. So yun lamang. See you guys next video. Bye!